Shout out nga pala kay John Paul Mamarin. Shout out din kay si Erika. Shout out kay Racing Pigeon Below. Subscribe nyo rin daw yung channel niya. Sa mga gusto magpa-shout out, mag-comment lang kayo. Ngayon ang araw mga kahabi. 3 days nga tayo hindi nakapag-video. No? Bumagyo kasi dito sa atin. Hindi tayo nakapag-video. Bali, papakita ko lang sa inyo yung ginawa ko para ma-recover. Ma-recover sila. And kung makikita nyo yung ipot nila, buo-buo na. Maganda na yung kondisyon nila. Bali, magtuturo rin tayo ng konting tips para may recover yung mga tumutukod na kalapate o yung may sakit niya going late. Paparonda hindi natin sila. Bali, late na tayong video ngayon, mga alas 9, hindi pa tayo nagpapakain. Para sakto, alas 10, magpapakain tayo. Ano? Medyo mainit na para mabatak-batak naman sila sa lipad. Kaya kasi masyadong maaga, kahit na isang oras may git sila rumoronda, di sila hinihingal. Pagka ganyang mga oras kasi, mga alas 9, hinihingal na sila. Bali, preparation lang naman natin yan para sa race nga. Ano? A few moments later. Bali, ito yung unang ibon natin. Ano? Ganda rin yung condition niya. Paparondahin natin sila ngayon. Bali, kaya ako nga pala nilalagay sila sa training box bago palo-apply. Para masanay sila sa track. Pagka kasi sa track, binubukas lang yung kulungan nila, dapat lumipad sila. Yung iba kasing kalapate, hindi lumilipad, ano? Pagka nandiyo sa track. Paano ibon natin? Ali, ito yung kapatid nung nauna, ano? Si Falcon yung nauna, ito naman yung kapatid niya, mas bata. Magkamuka. Ito yung kapatid ni Falcon, ano? Ang kasabay niya. Nagano na rin, naglulugo na, nagpapalit na ng balahibo. Inabutan na ng paglulugon yung kalapati natin kasi nagpwede rin tayo nun. Yun, inabutan na nga. Dapat sakto, tapos na yung race. Ay, ano pa yan? Ayos pa yung pakpak nila. Eh, kaso ngayon, wala na. Na-delay kasi. Ito nga si Balileng, yung nagka-paramikso. Bali, nung napansin ko nga, ano, nagsuka nga ito nung pinurga natin. Normal lang naman yung pagsusuka, ano, side effect nga ng ano yun. Pero sa mga kalapati nga natin, ito lang yung nagsuka. Dalawa lang kasi ang magiging dalawin kung ba't nagsusuka yung kalapati natin. Pagka pinurga. Yung maraming ang bulate, o yung may bulate nga sila dito sa, ano, sa butche. Saka yung, o kung may sakit sila. Nagkakos nga ito ng pagkamatay sa mga ibon natin, kaya kailangan ingatan natin. Mag-iingat tayo dito. Pakibunot nga itong isa. Putol na pala eh. Ayan, naputol na. Ibig sabihin, singaw na yan. Yun ko lang napansin din kasi. Kaya sa abutan ng ano. Ang mga dulo kasi ng pakpak, yan lang naman ang pinapwede rin natin. Kasi nga yung dulo na yan, yan ang mga pinakamalaga sa part ng pakpak ng kalapati natin. Ito naman yung mga singsing nito. Napanalunan natin sa pooling. Last north ata ito. Oh, last north. Last north, ito yung napanalunan natin sa pooling yung sisim.
kita yung kapatid niya. Yunan din. Bali, apat nga yun, napanalunan natin Sing Sing nun, ano. Dalawang beses ata tayong nanalo ng, ano nun, ng pooling. Last night. Ganda naman. Yung kapatid niya. Ito yung huling ibo natin. Magtaog na. Parang netoy lang. Pero maganda yung katawan nito pag nahihipo nyo. Sakto-sakto lang. Tapos ang late. Small size. Kaso buong buo. Ayun o. Nakita mo. Pag hinawakan nyo talaga, siksik na siksik. Bali. Pagkatapos nga nila lumipad, gagamitan lang natin ito, ano? Tiki-tiki. Sa probiotics. Ayan. Makita nyo kung malino ba. Check na natin. Tapos ito naman, tiki-tiki. Ayan. Bali, saktong ano lang. Saktong paglagay lang ng tiki-tiki at saka probiotics. Bali, may video nga tayo nun, ano. Parang pagkakaalala ko, ang title eh, Basic Tips sa Pagkakalapate. Panoorin nyo na lang dyan sa channel ko. Bali, titimplahin nga lang natin to, ano. Dahil fourth day na nga ngayon, gagamit na tayo ng multivitamins. Bali, pagkatapos nga natin mag-purga nun, ano. 2 days tayo, puro probiotics lang, sa electrolytes. Ito. And probiotics sa electrolytes. Makita nyo. Ayan. Nakapokus na, ano. Yan yung ginagamit natin. Bali, pagkakaalam ko eh, pagkakaalala ko, 20 to 40 pesos lang to. Basta between 20 to 40 pesos. Mas maganda kung probiotics talaga ang gusto nyo. Bumili na lang kayo ng probiotics na naka-bottle. Ang problema lang doon, pagka masyado kasing matagal yun, hindi man nainitan o masyadong nalamigan na sa lugar nyo na pinaglagyan, ano. Napapanis kasi yun. Naiiba yung lasa. Bali, good for, ano lang yun, 1 to 2 months lang. Depende sa kung kailan nga ginawa yung probiotics na ginamit nyo. Ito, mapapamahal kasi kayo pagka dito. Bali, ito nga, pag ginamit nyo, mga 3 days lang to. Nakalagay naman yung amount. Ayan, 6 grams lang. Mga 3 beses lang kasing gamitan to eh. Bali, sa 1 linggo, 1 ganito. Pwede na rin. Bali, sa pagkatapos ng magpurga, na, purga na lang ginagawa natin. Para ma-recover ngayong kalapati natin. Nakita nyo naman sa yung kondisyon ng kalapati natin, maganda na. Ngayon, pang fourth day nga, gagamit nga tayo ng tiki-tiki. Multivitamins kasi yun eh. Hindi tayo gagamit ng mga powdered vitamins. Kasi wala pa namang race. Sa ano pa? Sa June pa siguro yun. Hindi man, baka ma-delay pa nga. No? Ayan naman yung multivitamins. Ay, calcium lactate lang pala itong nadala ko. Ayan. Eto, 39 pesos eto. Hindi ko na maalala kung magkano yung pagkakabili rito. Ayan, pares calcium lactate yan. Calcium lactate naman kasi pang patatag ng buto nila. Merong nabibili na, kung gusto nyo ng powder talaga na vitamins, pwede kayong bumili ng Bersilaga. Hindi ko alam kung ganun yung pagkakapronounce nyo sa, ano na yun. Ano? Yan ang ginamit natin. Bali, sa pag ano naman, ano, sa pag recover naman ng kalapati na may tukod, halos wala nang pinagkaiba yun eh sa mga pag recover ng kalapati. Bali, ang kailangan nyo alang gawin, alamin nyo muna kung baka nagkatama ba, kasi pagka tumukod yung kalapati o halimbawa nag race kayo 3 days hindi nakauwi yung kalapati nyo, o kaya bago makauwi yung kalapati nyo 3 days na nawala. Ibig sabihin, tumukod yun. Hindi natin alam kung saan nagpunta yun. Hindi natin alam kung ano yung nainom nun, nakain nun. Baka mahawa sila ng sakit. Ngayon, ang kailangan nga natin alamin kung
meron nga silang sakit. Yan. Bali, pinakamagandang gawin doon, ano? Cleansing nyo muna. Katulad nga nun tinuro ko sa inyo pag-cleansing. Ngayon, pagka nag-cleansing kasi kayo, malalaman nyo kung may sakit ba. Tapos yung pakain nyo, normal lang, ano? Kasi makikita nyo, pinakamaganda pala, i-quarantine nyo muna. Ngayon, kapag ka naka-quarantine na nga, yung saktong pakain nila, pang isang kalapate, yun ang pakain nyo. Makikita nyo naman yung pinagbago nun, ano? Kung kakain ba ng matino? O kung maubos sila. Pagka hindi nila naubos, ibig sabihin may tama yan. Pwede kayong gumamit ng ano nga, bawang muna, cleansing. Tapos pagka sumunod na araw, at ganun pa rin, i-salmostop nyo na. Kahit isang tablet lang muna. Salmostop kasi, yan talaga yung gamot sa mga going light, ano? Sa mga may going light. Ang going light kasi hindi sakit yan. Symptoms yan na may sakit yung kalapate mo. Salmostop talaga ang pinang ano dun. Pero kung meron naman kayong budget, bumili kayo ng ano, ng 4-in-1 powder. 100 ml yan, isang sachet. Parang katulad nga lang din ng pinakita ko sa inyo na probiotics. Ganun lang din kalaki. 100 ml. Ewan ko lang din sa inyo, sa lugar nyo. Pero dito sa amin, ganun nga. Ganun lang mag-recover, ano? Pagkatapos nga na magbigay kayo ng ganun at nakita nyo na okay naman, wala naman na sakit. Magaling na. Kung may sakit man, magaling na. Pwede na kayong magbigay ng probiotics sa electrolytes. Kasi kapag ka ang kalapati nyo may sakit o kaya maraming bulate o ano, hindi rin gagana yung electrolytes nyo at saka yung mga papainom yung probiotics. Parang yan din. Baka imbis na makaganda yung sa kalapati, makasama rin. Kaya dapat alamin nyo muna, ano. Itingnan nyo kung nagtutunaw ba yung kalapati nyo, ano, kinabukasan ng umaga. Para malaman nyo kung naka-recover na ba. Ali, paparondahin na nga natin, ano. Kung may katanungan kayo, sana, mag-ano na lang kayo, mag-comment na lang kayo. Sana may natutunan kayo sa video. Maraming salamat.